ang sentro ng mga napapanahong balitagam. 8 medalya hinapot ng mga batang Pinoy sa International Math Competition sa Hong Kong. Mga bagong teknolohiya at inobasyon panlaban sa kalamidad. Bida sa Handa Pilipinas Expo sa Mindanao. UPLB, nagmistulang pista sa pag-arangkada ng Calabarzon RSTW 2023. Kalaman sa scholarship sa Misay, inilapit ng UST sa mga paaralan sa Tuguegarao. At may invention ka ba na gustong ipakilala sa mundo? Alamin sa eksklusibong panayam namin kung paano makatutulong dyan ang DOST TAPI. Magandang agam, Pilipinas! Ngayon araw ng Martes, ikalabing pito ng Oktubre, taong 2023. Welcome sa pinakabagong programa ng siyensya na kasalo ninyo tuwing umaga, ang DOST Report! Kamusta, partner? Mabuti. Oo, at new season na tayo. Imagine, napakabilis na panahon. Para hindi ko na malayan, nakatapos na tayo ng isang season. Tama ka, at panibagong season naman ang ating kakarapin. Oo. Ano bang aasahan natin dapat? Napakarami, di ba? Eto, may bago tayong studio. Yes. Very good vibes lang kasi talaga tayo. Dahil sa DOST, talagang puro magagandang balita yung pinapakita natin. At binabahagi natin sa ating mga kababayan. At ang masarap dyan, syempre, samahan nyo ng kape. Oo, ang masarap sa kape. Para lang tayo magising ngayong umaga. Correct. Ano ang katambal o masarap na katambal ng kape? At syempre, magandang balita. Ayun, magandang balita. And kaya mga ka-DOST Verkada, narito ang good news na magpapag-good vibes sa inyong umaga. 8 medalya ang naiuwi ng kabataang Pilipino athletes sa isa sa pinakamahirap na mathematics competition sa buong Asia. Yan ang 2023 3D Pan-Asia Pacific o PAP International Mathematics Innovation Competition na ginarap sa Hong Kong. Tanging si Jose Franco Domingo, grade 8, mula sa Philippine Science High School main campus ang nakapag-uwi na nag-iisang itong medalya ng Pilipinas sa naturang kompetisyon. Samantala, nasungkit naman ni na David Gabriel Riaport, grade 3, at Kian Timothy Lim, grade 9, ng Zamboanga Chonghua High School ang silver medal dahil sa ipinamalas nilang computation skills. 5 bronze medals naman ang naiuwi ni na Jasmine Olivia Chen, grade 4, mula St. Agnes Academy Incorporated, Antonio Pio Vivo, grade 4 ng San Beda College, Alabang, Erwin Andre Vibal, grade 7 ng Philippine Science High School main campus, at Rian Haley Wee at Sabrina Louise Chong na kapwa grade 5 mula sa Zamboanga Chonghua High School. Sa team competition naman, wagi sa ikalawang pwesto sina Domingo, Lim, Vibal at Leona ng grade 7 mula sa BHC Educational Institution Incorporated. Alam mo, Jel, sa kanatapos lang ng 19th Asian Games sa China, umarangkada talaga ang mga Pinoy athletes natin doon. Lalong-lalo na itong pagkamit ng gold ni Paul Volter, AG of Vienna. Pero hindi lang pala athletes natin, pati mga mathletes natin, nagpasikat sa Math Olympiad sa Hong Kong. Tama ka dyan. Ito talaga yung sinasabi natin, Pinoy pride, di ba? Imagine, hindi lang sa sports, math, mga beauty pageant. Sama na natin dyan, di ba? Talaga nangingibabaw yung talento at galing ng mga Pinoy. Kaya naman, alam ko ikaw, Oning, favorite mo math, di ba? Hindi ka pwede magpahuli. Lahat tayo talagang ina-embrace natin ang science and mathematics. Walang question dyan. Again, congratulations po sa ating mga athletes at mathletes. Saludo po kami sa inyo. Samantala, mga ka-DOST Verkada, alam nyo ba na may bagong inovasyon at teknolohiya na makatutulong sa bansa para labanan ang kalamidad? Ganang tampok sa Handa Pilipinas, Mindanao Lake Expo sa Cagayan de Oro City, na tinutukan ni DOST TV correspondent Giselle Silada. Dahil kabilang ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, madalas na tinatamaan ng bansa ng iba't ibang kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan, lindol at bagyo. Sa ulat ng World Risk Report 2023, sa halos 200 bansa sa mundo, nangunguna ang Pilipinas bilang pinaka-vulnerable at at risk sa natural disasters at climate change.
Para malabanan ng mga ito, ibinida sa Handa Pilipinas Mindanao Leg Expo 2023 sa Cagayan de Oro ang mga bago at mas pinalakas na inobasyon at teknolohiyang makakatulong sa disaster risk reduction and management ng bansa. Numero uno dyan ang engineered bamboo mula sa Rhizome Philippines na maaaring gamiting pamalit sa mga tradisyonal na kahoy na ginagamit sa pagbuo ng mga gusali. Gamit ang dekadekadang kaalaman ng Rhizome Philippines sa material science at processing research, nilagyan nila ng clean mineral salts ang mga kawayan para hindi ito amagin at mapasukan ng mga insekto. Malaki ang potential nito, hindi lang sa kabuhayan kundi maging sa pagnenegosyo. Sa mga interesado sa teknolohiyan ito, maaaring makipag-ugnayan kay Mr. Christopher Wao ng Rhizome Philippines. Anin Jet. Ang nasabing event ay inorganisa ng iba't ibang ahensya ng DOST TAPI, DOST STII, DOST Pag-asa, Office of the Undersecretary for Regional Operations, tatlong DOST regional offices ng NCR, Eastern Visayas at Northern Mindanao, at Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Unit ng Office of the Secretary. Inaasahang mapapalakas nito ang katatagan, pamamahala, kahandaan, pagtugon, at mga teknolohiya ng bansa laban sa mga kalamidad. Ako si Giselle D. Ortega Silalan, delivering science for the people, one DOST for you. Balik sa inyo. Sa iba pang balita, napuno na mga sensorino forum at palaro ang pagdiriwang ng 2023 Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW 2023 sa Calabarzon. May balita ka si DOSTV correspondent Tessa Madera. Nagmistulang fiesta ang loob ng University of the Philippines Los Baños, Laguna matapos mapuno ng samut-saring exhibit, contest, forum at iba pang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng 2023 Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW sa rehiyon ng Calabarzon. Inorganisa ito ng DOST Calabarzon, katuwang ang Los Baños Science Community Foundation Incorporated o LBSCFI para ibida ang mga programang nagtataguyod ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa bansa. Tampok sa naturang pista ang teknolohiya at inobasyon kaakibat ng mga micro-enterprises o TICME Food Bazaar kung saan ipinakita ang iba't ibang mga produkto ng rehiyon. Patok din sa mga estudyante, micro, small and medium enterprises o MSMEs, technopreneurs at mga mamamayan ng Calabarzon ang serya ng kanilang pakulo kabilang ang 2023 RoboClash, ang kauna-unahang Calabarzon LSPU Regional Robotics Tournament, Science Talent Show na Agamazing Science, Smart and Sustainable Communities Conference at Siyensya Technology Forum sa Artificial Intelligence o AI. Jel Onin, dumalo rin sa nasabing pagdiriwang ang ilang opisyal ng DOST kabilang na sina Undersecretary Sancho Maborang ng Regional Operations, Undersecretary Teodoro Gatchalian, DOST Region 2 Director Virginia Bilguera, Laguna 2nd District Representative Ruth Mariano Hernandez, UPLV Vice Chancellor Rolando Bello, at Binibining Pilipinas Globe 2023 Ana Valencia Lacrini. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Desa Maderal, delivering science for the people. One DOST for you. Salamat, Desa! Bringing science, este scholarship, closer to the people. Literal na inilapit ng DOST Region 2 sa mga paaralan sa Cagayan ang kaalaman sa pag-a-apply ng scholarship sa Philippine Science High School. Yan ang balitagham na hatid ni DOSTV correspondent Shamay Grande. Binisita ng mga dedikadong kawani ng DOST Region 2 at Provincial Science and Technology Office ng Cagayan ang 10 prominenteng elementary schools sa Tuguegarao. Yan ay para personal na magpamahagi ng mga aplikasyon sa prestihiyosong Philippine Science High School of PSHS Scholarship Program. Sa ilalim nito, makakatanggap ang mga estudyante ng komprehensibong mga benepisyo tulad ng libreng matrikula, mga libro, buwan-buwang stipend, school uniform, transportation allowance, dagdag pang allowance para sa economically disadvantaged families at sagot din maging ang dormitoryo. Nakatanggap ng malaking suporta mula sa mga school principal at mga guro ang aktibidad na ito na layong mabigyan ng pantay-pantay na oportunidad ang mga mag-aaral. Bukod sa scholarship application, tinalakay din ng mga representatives ng DOST ang iba pang educational services ng ahensya
katulad ng Science and Technology Academic and Research Based Openly Operated Kiosk Stations o Starbucks ng DOST-STII. Jel Onin, bukas ang naturang scholarship para sa mga kasalukuyang grade 6 students. Layo ng inisyatibong ito na panatilihing accessible ang mataas na batayan ng edukasyon sa Tuguegarao. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Shamay Grande, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. Salamat Shamay at sa aming pagbabalik. Mag-good vibes kayo sa mga programang hatid ng DOST para sa mga inventor ng bayan. Kaya tutok lang sa pinakabagong season ng Morning Science program nyo na DOST Report! Nais mo bang mag-aral ng kursong related sa STEM? Posible yan sa DOST! Alamin ang iba't ibang scholarship programs na laan para sa mga incoming first year at third year college students. Meron ding mga programa ang DOST para sa Masters at PhD students na nais mag-aral dito sa Pilipinas o abroad. Sagot ng DOST ang iyong tuition fee, monthly stipend at iba pang allowances. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang website ng DOST-SEI. Apply na, future DOST Scholar! Magandang aga mga ka-DOST Verkada, nagbabalik ang DOST Report. Sa mga team bahay o team office na nakatutok sa amin, mag-selfie na nanonood ng DOST Report at itag kami sa Facebook page. Abangan ang ilalabas naming question of the day at baka ikaw na ang isa sa tatlong mananalo ng libreng ticket sa Enchanted Kingdom. Kaya tutok lang mga ka-DOST Verkada. Samantala, napabilib naman tayo ng isang Pinoy inventor matapos niyang masungkit ang isang international award para sa imbensyon. Yan po yung walang iba kundi si Jeremy De Leon, ang national winner ng 2023 James Dyson Award para sa microscope niya o microscope na sinliit ang daliri. Pero agham niyo ba na naisa katuparan ni Jeremy yan sa tulong ng DOST, Technology Application and Promotion Institute or DOST-TAPI? Ano nga bang kwento sa likod nito? Idinetali yan live ng head ng DOST-TAPI Applied Communications Unit for Inventors, Mr. Marvin De La Cruz. Magandang araw po Sir Marvin and welcome sa DOST Report. Magandang araw sa lahat ng nanonood ng DOST Report. Yan. Nito lang pong nakaraan na panaluna ni Pinoy engineer Jeremy De Leon ang 2023 James Dyson Award para sa kanyang imbensyong microscope. Paano po nakatulong ang DOST-TAPI kay Jeremy? Nakatulong ang DOST-TAPI kay inventor Jeremy unang-una sa pagpa-file ng intellectual property protection para sa utility model ng kanyang invention. Pinondohan din ng ahensya ang 3,000 piraso ng microscope para sa pilot testing and market testing para tingnan ang kalidad at kakayahan nito kapag ginamit na ng actual users. At siguro sa huli, kabilang din si Jeremy sa iba't ibang mga promotional at marketing campaigns ng ahensya para mas ipakilala pa siya sa publiko. 3,000 units sir na i-produce nung kanyang unang hilingan. Tama ho ba? Tama po. Medyo maliliit lang naman yun. Oo. Kaya kayang-kaya rin talaga na makapag-produce ng ganong karami. Pero sir, ano-ano po yung mga programa ng DOST-TAPI para matulungan po si inventor Jeremy? May iba't ibang programa ang DOST, depende sa pangangailangan ng inventor. Meron kaming tinatawag na Intellectual Property Rights Protection Program para sa pag-protect ng intellectual property rights ng isang inventor. Meron ding tinatawag na Concept Prototyping Program. Ito ay nagbibigay ng pondo para sa pagbuo ng unang prototype ng isang inventive na idea. At as the invention matures, meron ding tinatawag na Galing Program. Ito naman ay nagbibigay ng pondo ulit para ma-enhance, ma-optimize at lalong masaayos ang isang invention bago ito ilabas sa merkado. And I'm sure dito sa ating bansa talaga, sir, ay marami na mga inventors. Pero gaano ba kahalaga na tayo mismo sinusuportahan itong mga Pinoy inventors? Napakahalaga na kilalanin ng bansa natin ang mga Filipino inventors dahil ang pagkilala sa kanila nakaugnay sa
pagsuporta sa local talents natin. So kapag malaki ang suporta sa mga Pinoy inventors, mas maraming magkakaroon ng interes sa siyensya, teknolohiya at innovation. At gusto ko lang din sabihin na kapag mataas ang suporta sa mga Filipino inventors, binibigyan natin ng boses ang mga local talents natin na mag-innovate at magbigay ng contribution sa ating lipunan. Mm-hmm. Pero Sir Marvin, usually, ano yung mga challenges na kinakaharap ng mga Filipino inventors? Iba't iba ang challenges eh. Depende sa sitwasyon nila at pinanggagalingan. Pero siguro sa mga inventors na lumalapit sa DUST TAPI, karamihan sa kanila kinakailangan ng pondo talaga. Pondo para i-optimize pa gawin ng kanilang mga inventions. And siguro masasabi na rin natin na kakulangan pagdating sa intellectual property rights. Paano nila malalaman kung ito bang ginawa nila ay inventive? Paano ito mapoprotektahan? Ang lahat ng ito usually kaakibat ng proseso ng paglikha. Mm-hmm. So sa simula pa lang, nandiyan na si TAPI sa documentations, etc. hanggang sa ma-launch na yung product. Tama po ba? Tama po. Mula ideation pa lang hanggang commercialization, may programa ang DUST TAPI na nakatuon sa bawat Filipino inventor. So talagang napakadami ng tinutulungan ng DUST TAPI, particular na ang mga Filipino inventors. Pero sa dami nila, hindi ba kinukulang tayo ng pondo para sa pagtulong? Oo. Admittedly, yes. Kulang, hindi siguro dapat kulang. Kailangan pa nating dagdagan. Dagdagan ang suporta. Kaya ang ginagawa ng TAPI, nakikipag-partner siya sa iba't ibang mga ahensya, nakikipag-partner siya sa mga private companies para dagdagan ang suporta sa mga Filipino inventors. Alright, Sir Marvin, paano po ba mag-avail ang ating mga Pinoy inventors sa mga services and programs ng DUST TAPI? Kailangan ay makibahagi sila sa mga activities ng DUST TAPI, lalong-lalo na sa unang bahagi ng taon kung saan nagbubukas ang call for proposal ng DUST TAPI. Maging updated sa mga announcements, mga guidelines and documentary requirements, at ang mahalaga, Jel, kailangan maghanda sila sa proposal nila, ihanda nila ang kanilang mga documentary requirements para pagdating ng panahon na kailangan na nilang i-defend ang kanyang invention, madali na itong makapasa. Mm-hmm. And bilang panghuli, sir, saan sila pwedeng makipag-ugnayan? Any contact details po na pwede nating ibahagi? Pwede silang makipag-ugnayan sa DUST TAPI by checking out our official DUST TAPI Facebook pages. Pwede din po kayong mag-email po sa amin sa info@tapi.dos.gov.ph. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Mga kaibigan, si DUST TAPI Head of Applied Communications Unit for Inventors, Mr. Marvin de la Cruz. Para naman kumpletuhin ang inyong umaga ng kaalaman tungkol sa siyensya at teknolohiya, namnamin ang mga trivia na mas pinasiyensaya kasama si DOS TV correspondent Kezaya Rapaz. Kezaya-sayang morning mga ka-DOST Barkada. I am your DOST TV correspondent, Kezaya Rapaz, but you can call me Zia para sa mas pinasayang morning! At dahil nandito na nga ako ngayon, hindi lang trivia ang pasasayahin ko, kundi pati mga prizes natin! At dahil ang papremyo natin for today's video ay free ticket sa Art in Island! At ngayon, nandito tayo ngayon sa DOST Complex sa Bikutan, Taguig City, at kasama natin ang mga magiging cast natin for today's game show. Okay, so pakilala at kung bakit nag-apply sa DOST. Hi, ako si Jack, Science Research Analyst. Nag-apply ako sa DOST para magbagong buhay. Wow, grabe sa bagong buhay. At ikaw? Hi, ako si Tala, Science Research Analyst. Nag-apply ako sa DOST kasi baka nandito yung forever ko. Okay, for our first question, who invented the telephone? Go! Alexander Graham Bell. Ah, oh, tama. Okay. Graham. Okay, 1.4 Tala. Keep up, be. Keep up. Kaya mo yan. Sa pangalawang tanong, who invented the light bulb? Go! Kro.
Hindi ko talaga sure. Go, ma'am. Ano? Go. Pinotin. Thomas Edison. Sama! Next question. Anong bagay ang mayroon sa plant cells na wala sa animal cells? 3, 2, 1, go! Cell wall? Uy, ang galing mo! Ay, totoo pala! Cell wall. Oh, ito, napakadali na nito, ha? Sobrang dali na nito. Ipapamigay ko tong tanong na to. Mag-unahan na lang kayo sa mic. What is the largest organ in the body? Go! Skin. So, ito na yung ticket. Yay! Congrats, Moms Jack! And that's a wrap para sa ating DOSC Trivia. Tutok lang sa DOSC Report para sa mas pina-excite na trivia at sa kezayazayang morning! Dito sa Lakbay Galing, libre kang makakabiyahe mula Luzon hanggang Mindanao. Para tunghayan ang galing ng DOSTP Card Initiatives. Kaya huwag munang papara, kapit lang ng maigi at sumakay na sa Lakbay Galing. Mapapanood ito sa YouTube channel ng DOSTP Card. Magandang araw sa lahat. Sa kasaysayan ng mga tao, hindi maikakaila ang kahalagahan ng mga siyentipiko sa pagbunlad at pagdusbong ng ating lahi. Sila ang dahilan kung bakit may mga kasagutan sa mga katanungan. Sila ang tagapagtaguyod ng mga kaalaman, mga lumilikha ng mga teknolohiyang kaagapay natin sa pang-araw-araw, at mga inspirasyon para sa higit na magandang hinaharap ng Pilipinas. Ang mga siyentipiko ang bumuo at nagturo sa atin ng mga konsepto, ideya, at pagsusuri upang mapabuti ang ating kalusugan, kalikasan, transportasyon, ekonomiya, at iba pang aspeto ng ating buhay. Sa madaling sabi, sila ang nasa likod ng pag-unlad ng sibilisasyon ng mga tao, kaya nararapat lang na suportahan sila. Dito sa Pilipinas, isa sa mga hakbang na ipinatutupad ng kagawaran ng Aghama Teknolohiya para suportahan ang mga siyentipiko ay ang Balik Scientist Program. Sa programang ito, tinutulungan at hinihikayat ang mga Pilipinong siyentipiko na nagtrabaho o nag-aral sa ibang bansa na bumalik at ibahagi ang kanilang karanasan at kaalaman dito sa ating bayan. Bilang kapalit, may mga insentibo silang matatanggap na makatutulong rin sa kanila para sa kanilang personal na pag-unlad. Sa pamamagitan ng Balik Scientist Program, lalong napauunlad pa natin ang ating kakayahan sa pananaliksik. Napatataas rin natin ang kalidad ng edukasyon at nagagawa nating makipagsabayan sa mga karating bansa sa usapin ng makabagong pamamaraan, pag-aaral at karunungan sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Patunay ito na ang pagbabalikbayan ng ating mga siyentipiko ay nagbigay ng pag-asa sa ating mga Pilipino upang magkaroon ng higit na maunlad na bansa. Kaya naman, inihikayat natin ang mga siyentipiko na ituloy ang kanilang misyon sa pag-unlad ng Pilipinas. Patuloy sana nating suportahan ang mga programa tulad ng Balik Scientist, lalong-lalo ang mga siyentipikong Pilipino na inilalaan ang kanilang oras, talino at puso para sa bayan. At asahan ninyo na kasabay ng pagbabahagi ng inyong kaalaman para sa kabutihan ng mga mamamayang Pilipino ay patuloy kaming sosuporta sa mga pananaliksik at pagtuklas ninyo. Maraming salamat sa mga siyentipikong Pilipino at mabuhay ang Pilipinas. At bago tayo magpaalam, narito ang aming question of the day. Magbigay ng isa sa mga programa ng DOST Tati para sa mga pina-inventors. Naku, marami rin yung nabanggit kanina si Sir Marvin. And I'm sure marami tayong mga inventors na napakalaki na magiging tulong para sa kanila.
Kaya naman po, ipadala lamang ang inyong mga sagot sa DOSTV Facebook page. Kalakip ang selfie na nanonood kayo ng DOST Report sa PTV4. And get a chance to win free tickets sa Enchanted Kingdom! Ay, parang na-miss ko tuloy mag-iking. Iking? Mm. Okay. At yan po ang hatid namin mga balita na nagpa-good vibes ng inyong umaga. Muli ako po si Jel Miranda. At ako naman si Onin Miranda. Patuloy na mag-atid sa inyo ng mga napapanahong baliktagan. Para sa mas maunlad na bayan at maliwanag na kinabukasan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na Martes dito lang sa PTV4. Magandang agam Pilipinas, ito ang DOST Report.